Tulad po na ilang partyless group si Pangulong Noynoy Aquino kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nang mamigayang kasalukuyang Pangulo ng mga PhilHealth cards matapos po magsimula ang election period. Kaya pinaiimbisigan na po ito ng mga militanteng grupo sa Commission on Elections. Balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pamamagitan ng sulat na ito, formal na pinaiimbestigahan ng pamalakaya, Union ng mga Manggagawa sa Agrikultura o UMA at Anak Pawis Partyless sa COMELEC ang pamumudmod ni Pangulong Noynoy Aquino ng PhilHealth cards dalawang araw matapos magsimula ang kampanya ng national candidates. Nangangamba silang nagagamit ang Pangulo ang kaba ng bayan sa isang aktibidad na maaari raw tingnan na pangangampa niya para sa mga kandidato ng administrasyon. Parang napaka-infer naman doon sa mga iba na ibang partido na sariling bulsa nila ang dinudukot para doon sa pangangampa niya. Eh samantalang dito, malinaw naman siguro na hindi ito pera ng presidente, bangkos pira ito ng taong bayan na ginagamit niya. Pero aminado silang nabigyan ng PhilHealth cards ang ilan sa kanilang miyembro. Di rin nila naiwasang ikumpara si Pangulong Aquino kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo na nagpamudmod din ng PhilHealth cards nang siya'y tumatakbong Pangulo noong eleksyon 2004. Kinwestiyon din nila ang pamimigay raw ng tigta 3 kilong bigas ng ilang lokal na opisyal ng Bohol pati na 100 billion pesos na infrastructure projects ng DPWH na pwede raw magamit ng mga lokal na kandidato sa kampanya. Bagamat sinabi ni Brillantes na aaksyonan ang sulat. Wala po kaming question sa pamimigay ng pellet. Ang question po namin yung timing. Sir, wala pong election ban sa pamimigay ng PhilHealth cards? Wala. These are beneficial to the people. You cannot just stop this, no? 3 kilong bigas. Unless na ikokonekta nyo ito sa kampanya. Opo. Kailangan po may ebidensya ho yun. Nilinaw pa ni Brillantes na wala ring masama kung mamigay ng bigas sa mga lokal na opisyal at magsagawa ng mga proyekto ang DPWH. Ang ban sa mga proyekto, epektibo 45 araw bago ang eleksyon, kasabay ng simula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Pinabulaan na naman ng Liberal Party na ginagamit ng Pangulo ang pera ng gobyerno sa pangangampanya para sa mga kandidato ng administrasyon. Hindi porkit sumasama siya, ito'y masasabi na natin na tamang akusahin na gumagamit ng government resources. I think his record speaks for itself na hindi mangyayaring gagamitin ang pondo. Nilinaw naman ng Malacanang na isang beses lang namigay ng PhilHealth cards ang Pangulo nang inilunsad nito ang sa Jahatra Bang Samora program na di naman daw konektado sa politika o pangangampanya. Pilit na pilit din daw ang pagkukumpara kay Pangulong Aquino kay Congresswoman Arroyo. Isa pa, di raw isasakripisyo ng pamahalaan ng serbisyo publiko dahil lang daw panahonan ang eleksyon. Tiniyak pa ng Malacanang na patuloy itong susunod sa mga nakasaad sa Omnibus Election Code. Tina Panganiban Perez, GMA News.